Magkano ang inabot ng gastos ng aking deportable mini solar power system at saan ko nabili ang mga parts? Ito yung deportable mini solar power na portable siya, nakalagay sa isang kahon at isakay sa sasakyan na pwede mong dalhin kahit saan. Na-tested, panda rin ang TV na 65 watts. Test mo nga. Tatlong ilaw na bulb at tatlong pan. May video ako niyan na in-upload na actual test na pinapagana. At may isang buwan ko na rin ginagamit. Kaya tara na, ipapakita ko rito ang mga part at mga presyo at saan kong nabili. Let's go! Solar Gadgets Teardown and Review. Ito ang harvest niya. Oras ay 1 PM. 3 kang araw, nakaharvest ako ng 9 ampere. Sa oras na yan, gumagana ang tatlong pan, isang ilaw. Dahil alas 10 pa lang ng umaga, ay naris na niya ang 14.6 volts na set ko sa PWM off-grid type solar. Unahin ko munang i-unbox, nakikita natin sa screen. Ito ay may habang 60 cm, may harvest na 2.27 ampere maximum at 19 volts maximum 23 volts. Ang solar na 40 watts, nabili ko ito ng 743. Ang link ng store ay makikita dyan sa description sa baba. Mahalang presyo niyan. Bali, sabay kong inorder to sa magkaibang store. Parehas ng specs. Pero nung dumating itong isa, ay mas iba ang itsura. Pero parehas ng sukat. At parehas din siyang monocrystalline. Pero pansin nyo, mas mahal sa kabila. Price niya ay 892. Kasi ubus na yung 40 watt sa unang store. Kaya napabili ako rito. Ayan ang itsura ng dalawa kapag pinagdikit. At yan ang kanilang likuran. Meron silang diode. Price check para sa dalawang 40 watts ay 1,638. At sa pangatlong solar na binili ko ay ito naman. Medyo malaki ito kumpara sa naunang dalawa. Maganda naman ang pagkakabalot at may sticker na fragile. Okay, isa itong 80 watts na monocrystalline din na same specs para sa voltage. Pero nagmamaximize ito ng ampere harvest ng 4.6 ampere. Ito ang itsura niya, ang pinakang front. Welcome to No Inside Gadget Channel. Mag-subscribe. At ang sukat niya ay ito ang actual na sukat na may habang 760 cm. Mas mahaba ito. At ganito ang itsura ng likod niya. Price check. Ito ang price. 1,614. Sa same store. Doon sa Lazada. Check nyo lang yung link dyan sa baba. Price ngayon ay 3,253 pesos na ang gasto para sa tatlong solar. Like and share. Ang susunod ay pang-apat na solar. In-order ko rin sa Lazada at ayan, ina-unbox na natin. Meron din siyang fragile na sticker sa bubble wrap at meron din siyang another bubble wrap sa loob. Ayan, at pag tinanggal na natin ang bubble wrap, yan ay yung pinakang kahon at heto na ang pinakang solar panel na pang-apat kong order. Ayan ang itsura niya. Ito naman ang diagonal niyang sukat. Ang aktual na haba ng sukat. Ganito ang itsura ng pinakang salamin. Halos kaparehas din siya nung unang 80 watts. At ito naman ang itsura ng likod. How about the specs? Meron siyang dalawang diode sa kanyang connector panel na 6 ampere ang isa. At makikita din sa likod niya ang sticker. Teka, ang order ko ay 80 watts. Buti na lamang ay parehas ng specs ng voltage na 18 volts parehas maximum na of 22 volts at may harvest na amperahe na 5.41 na nagmamaximize ng 5.92. Okay, actual test natin. Ito ang actual test gamit ang tester. Nakakuha tayo ng open voltage na 24 volts at ito naman ang resibo ng price na 1,797 dahil promo, nakuha ko ng 1,392 pesos. At ang total na gastos ay 4,645 pesos na para sa apat na solar. Ayan, alas 11 pa lang ng umaga ay full charge na ang battery kong dalawang 3SM. Ang 5.91 ampere na nakikita nyo sa kanan
ay harvest ng 80 plus 80 watts. At dun sa kaliwa na 3.27 na may 15 volts ay harvest naman ng dalawang 40 watts. Ang susunod na parts ay ang PWM solar controller. Ayan, 153 ang aking resibo sa order. Plus power inverter na pure sine wave 99% conversion rate na 4,000 watts. Hindi ko lang alam kung true rated na 4,000 watts to. Pero na-test ko na ng 150 watt na kasangkapan. Ang price nito ay umabot ng 1,019. Ayan, ang resibo. Siyempre, kailangan natin na MC4 connectors na 5 piraso. Ayan, 77.20 pesos. 30 ampere na battery clip. Isang set na 10 piraso. Pero dalawang pares lang ang kailangan ko dyan para sa battering 3SM. Yan ay 425. At mga saksakan para sa 220 at switch para sa 12 volts. Ang price ay 129. Oh, yes, Daddy! Mga terminal na gagamitin. Ang resibo ay 157 plus yung 18 AWG na wire na 50 meters. Ay 362. Ayan din yung resibo. Lahat yan binili ko online sa Lazada o dyan sa Shopee. Maging yung connector angle connector para sa solar na ginamit ko kasi mas mura yan. 20 piraso na binili ko ay 152. AC-DC breaker, ayan, 95 pesos. At mga box at accessories, 139 pesos. At bumili rin ako ng 5 volts board na 3 ampere dual USB na step down galing 12 volts gagawing 5 volts para makapag-charge ang cellphone at magamit sa ibang kasangkapang 5 volts ang supply. Ayan ang resibo, 159. I-plus na rin natin ang voltmeter, ammeter na 2 piraso. At isang DC voltage protection module for low battery cut-off. Ang tatlong yan ay nagkakahalaga ng 206. Mostly, ang pinakamahal sa setup ng off-grid solar DIY ko ay yung dalawang 3SM. Hindi ko sa Lazada binili yan, dito lang sa amin. Natawaran ko yan ng 2,950 ang isa. Dahil dalawa naman ang binili ko, ang halaga talaga niyan ay 3,250. Hindi pa kasama dyan ang ibang mga parts kasi meron naman talaga ako gaya ng 4 na fuse, mga diode at capacitor, 10 piraso yan at 4 na capacitor. Hindi na rin kasama sa press ang mga tornilyo, wire bracket, lining at yung aking box na ginamit na may gulong. Ayan yung lamesa, okay, ay nahingi ko lamang. Pati na rin yung mga aluminum na pinagpatungan ng solar sa bubo ay nahingi ko lang din sa bodega ng aking kaibigan. Ngayon alam ko na, bibili ako ngayon. Ayan yung 4 na solar. Kung mayroon kang mga katanungan o gustong malaman, huwag mag-atubiling mag-comment sa baba tungkol dito sa aking project na nais ko lang i-share. Kung gusto nyo makita ang mga actual test ay nandun sa aking playlist ng video ang part 1 ng videong ito. Okay, hanggang sa muli, ito si No Inside Gadget, handang tumulong para maunawaan, para sa actual na review na bago ka bumili ng gadget ay makakakuha ka ng karagdagang impormasyon para sa mga electronics gadget. Hello, brand out ngayon. Ayan, ako lang may ilaw. Ayan, may stand fan. Ilaw doon, may ilaw doon. May ilaw din kami dito sa kwarto. Natutulog ang mga bata at may electric fan. Solar Gadgets Teardown and Review.